Isa sa mga madalas puntahan ng mga turista sa Puerto Princesa ay ang Vietville o Vietnamese village. Pero hindi sila pupunta rito para mamasyal. Ang sadya talaga nila ang paghigop ng masarap na Vietnamese noodle soup. Ang pho. Pero tayo, tour muna bago tsibog. Ang Vietville ay dating refugee camp ng mga Vietnamese na dumating sa Pilipinas noong dekada 80. Napadpad sila dito nang tumaka sila mula sa gulo sa Vietnam na bunga ng gera mula 1954 hanggang 1975. Ilan na lang po yung ano? Ilan na lang po yung mga natirang Vietnamese refugees dito? Dalawa lang kami. Yan. Dalawa? Dalawa na. Dalawa. Mula Vietnam, nagbangka kayo papuntang Pilipinas. Pilipinas. Saan sa Pilipinas yun? Dito na sa Palawan? Sa Palawan. Natang ah, diretso na. Oo, diretso na. Bakit nga? Ang Vietnam, ang Palawan ba ay malapit sa Vietnam? Yun ang pinaka... Yeah, Palawan na kamalapit sa Vietnam. Mula sa humigit kumulang 2,000 Vietnamese refugees, unti-unti na silang kumunti dahil marami na ang umalis nang bigyan sila ng citizenship ng iba't ibang bansa. Mga nakatira na dito ngayon? Ngayon? Mga Pilipino na? Pilipino na. Ah, mga iba tabo dyan sa restaurant. So, mga 30 years na rin kayo dito? 26 na. Oh, magta-13 na din. Wow. Nung pagpunta niyo dito, hindi ba kayo natatakot kung ano ba yung... Paano kayo welcome ng mga Pilipino? Siyempre, takot na takot talaga. Diba? Takot pa takot. Ano po yung naging reaction ng mga tiga dito nung dumating kayo? Yung darating kami ito, mabait-mabait talaga Pilipino. Mabait naman? Matuluan, tapos mababigay, bakain, matulog, mahinga. Okay, okay, okay. Welcome kami dyan. Ito, rabi maganda. Kaya kahit paano, malaki utang loob ng Vietnamese tributes sa mga Pilipino. At ilan sa kanila, naghahanap buhay bilang restaurant staff at tagapamahala ng Vietville. Magandang mamasyal sa Vietville kung marami kang oras na magliwaliw. Makikita mo ang mga bahay ng mismong mga Vietnamese refugees ang gumawa. Pero kung gipit sa oras, pwede rin naman kayong dumiretso sa restaurant at sampulan ng authentic Vietnamese pho cooked by an authentic Vietnamese chef. Ano bang niluluto natin dito? Beef noodle. Beef noodle? Yes. Mami, saan tayo ngayon punta? Go to kitchen. Kitchen? Yes. Okay. Go to kitchen. Kung tutusin, hindi naman ganun kakomplikado ang pagluluto ng pho. Pero, meron silang kakaibang sangkap tulang inihaw na tubo at special secret spices. Hinaluan pa ng luya, sibuyas at ang pinakapampalasa ng sabaw, ang bulalo na baka. Okay, Mami, how many days yung pong ginagawa yan? 10 hours. Around 10 hours. What's inside the soup, Mami? Bulalo beef. Bulalo beef! We cook the beef? No, we just lagay on top. What? Really? Because of the hot water, it will cook. Yeah, yeah. So you wait for how many minutes, Mami? Can be now. Oh, you can eat it already? Yes. Oh, then, we add and then basil? Yeah. Oh, okay. Ito yun, yung mga bihero, ito talaga yung parang signature ng mga noodle soup ng mga Vietnamese. They put basil. Yeah. Actually, they put lemon, pero in this case, they put calamansi. Yeah, calamansi. Okay. Yeah. Okay, bean sprouts or toge. And then, that's it! Yeah, you can take him. I can take him. Before I taste, I want to get to know more about you. Gaano katagal ka na dito sa Pilipinas? And of course, you know how to speak Tagalog a bit. From Vietnam. I come here in 1978. Yes. Why here? Una, sa liwa hangin. Sa seafood, sa liwa rin. Then, maganda in Palawan doon sa business. Ah. Yes. So, ilan years na ho kayo dito sa Palawan? More than 15 years. More than 15 years. Okay. Alright. So, ito yung specialty niyo, Mami? Yeah, specialty. This is the specialty. Okay, ito yung kanina niluto natin. Mas mainit, mas masarap. Mas mainit, mas masarap. Yeah. Mas dudugo ang inyong dila. Ako usually ganito ako kumain kapag may chopsticks. Chopsticks sa right, tapos spoon sa left. Para higop. Ayun. Higop, chopsticks ng noodle.
ayos. So ito yung kanina nakita niyo mga Biyahero, yung raw meat or raw beef. Ang okay naman kasi sa beef, unlike chicken and pork, no? Yung beef hindi kailangan totally cooked. Dahil nga sa init ng sabaw, naluluto na siya at... Ayun, malambot. Okay, usually kasi pag kumakain talaga ng Vietnamese food, mami, kailangan may basil, pati may ano eh, kasama kang Vietnamese. Huh. Ito po, Sakto. Naramdaman ko kagad yun, mami. Gumunong kagad. Gumunong kagad sa... Anyway, mami, magkano po to? Ito, how much? 105. 105 pesos? Yes. Yuris, kuha dahon. Dahon, okay. Dahon? Yes. Dito. Kaya maganda yung ano? Noodle. Ayos. Kadalasang nagiging negosyo ng mga Vietnamese dito ay ang mga noodle houses. Bukod sa Vietville, isa sa mga patok pagdating sa Viet cuisine, ang bonus chow longan na sinimulan siyempre ng isang Vietnamese. Yun. The best. Panalo.